Maraming maraming salamat po. Sa unang-una, gusto kong batiin ang ating COMELEC, of course, the National Board of Canvassers, for the hard work that they've done. A lot of people do not give due respect to the men and women of the COMELEC. You make it happen for a democracy. Maraming salamat po sa COMELEC. Without you, wala po kami dito. So thank you guys for the overtime and all the batikos na tinatanggap mo sa iba't ibang mga kandidato. Of course, sa halos 18 million people that elected me to the Philippine Senate, maraming salamat po sa inyo lahat. Malaking utang na loob ko po sa inyo. Kung sa Bisaya pa, utang kabubuton para kaninyo. Of course, to my family, to my beloved wife, Audrey, the one and only, my boss of my life, to my children, Adriana, Juanmi, and Santi, to my mother, my mother-in-laws that are here, to all my friends, mga seatmates, nakasama ko dito, at lahat ng mga barkada ko, I've worked with all these good people, whether they were in Congress, and Senate before, in Congress, and even Secretary Mark was working in the department. They're all great people. I think this 19th Congress will be filled with hardworking and dedicated public servants. Kaya ako'y natutuwa at nagagalak na kasama ko kayong lahat. And of course, I would like to take this opportunity to thank all our volunteers, lahat ng tumulong po sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao, labi na sa mga taga Mindanao and Visayas na nagtabang kanako. It was a very grueling campaign, very emotionally draining campaign. You know, many of you who know me, I'm quite an amiable person. Wala akong inaaway, kaya minsan kung nababasa niyo yung bashing na natatanggap niyo sa internet, medyo masasaktan po kayo emotionally, and it also shows physically. But that was 2 weeks ago. Ang pakiusap ko sa ating mga kababayan na yon ay sana magkaisa na po tayo. Tigil na natin ang bangayan. Let us work together, united as one family, as one country, as one nation. Because post-pandemic, madami pa tayong kailangan gawin. We have to fight poverty. Kailangan natin tuldukan ang kahirapan ng ating mga kababayan. And now is the time to do it. But we must unite as a people. Kung sa Bisaya pa, mga kaigsunan, makiusa tatanan para makabot nato ang kalinaw ug kalambuan na atong gipangandoy para sa atong nasod. Let us unite so that we can have the peace and prosperity that we dream of for our country. Maraming maraming salamat muli sa ating mga kababayan. Thank you very much, Paul.